itong dagdagan pa. Last na po ito, wala na po akong ibabanggitin pa sa social media kasi napatawad na po ako ni Mahal. Pasensya na po kayo kasi Mahal talaga ang tawag ko kay Isa. Sanasanay po akong Mahal ang tawag sa kanya. Sa part na to, babasahin ko po yung post niya ngayon. So, ang post niya is Isa Cabreras. June, ang Isa Cabreras po talaga. Isa Cabreras po ang kanyang ano po siya, parang hindi niya po totoong pangalan, pero hindi ko na po babagitin yung totoong pangalan niya dito kasi private po ni Isa yon at naiintindihan ko po yun. So, sa post niya, June 30, 2020, madaling araw ng Sunday nangyari yon, tapos nung umaga ayaw mo akong palisin kasi sabi mo baka ipagsabi ko yung pinagagawa mo sa akin. Kung hindi pa ako umiyak sa harap mo, hindi mo ako papalisin. Wala akong dala nun, kahit ano. Miski pera, wala. Buti may nagmagandang loob na tumulong sa akin. Takot na takot ako sa iyo. Nung hindi ako pumayag sa gusto mo, pilit mo naman sinusumbat sa akin na may lalaki ako kahit nawala yung iPhone 7 Plus ko. Basag dahil sa pagdududa mo. Alam mo yon? Alam mo yan, hindi kita ginago, hindi kita niloko. Takot ka sa sarili mong multo. Mama! Palibasa, gawain mo kaya ganyan ka. Kung tutuusin, pwede kitang kasuhan. Pero naawa ko sa mama mo. Maraming salamat kasi naawa ka sa mama ko po, Mahal. Ngayon, na-realize ko na totoo talaga na may tinatago kang lambot ng puso at hindi na matigas yan. Tapos, ang sabi niya, na nag-message sa akin. Mama ko daw nag-message sa kanya po. Tapos, sasabihin mo, walang kinalaman ang mundo dito. Hindi social media ang sagot dito. Eh, ikaw unang nag-post, sabi ko sa'yo, huwag mo akong antayin magsalita. Pero wala, matigas ka. Gusto ko lang i-share yung dinanas kong hirap at sakit ng dahil sa'yo. Kahit hindi ka na humingi ng tawag na patawad na kita, wala na akong magagawa kung ganyan ka. Hindi kita kakasuhan, huwag kang mag-alala. Sa part na to, maraming salamat, Mahal, kasi napagbigyan mo yung pamilya ko at maayos natin to lahat na huwag na natin palakihin. Una sa lahat, nag-post ako sa social media para maipaalam ko sa'yo kung gaano ako nasasaktan, pero hindi kita siniraan. Pangalawa, dun sa sinabi mo na umalis ka ng June 13, umalis ka ng June 13, 2020. Umaga po siya umalis nun. Ang dahilan kung bakit siya, ayoko siyang palisin nun, kasi po, nag-away po kaming dalawa. Yun po, gawain po ng magka-relasyon po. Nagkagalit po kaming dalawa. Nagkaroon po kami ng hindi magandang pagkakaunawaan. Yung, meron kaming mga gustong mangyari, pero, syempre, hindi talaga pwede. Pero hindi yun yung pinilit ko po siya. Hindi ko siya pinilit po. Okay po, hindi ko po siya pinilit. At saka po, maraming salamat kasi tinigil na natin itong mga gantong away, gantong mga parinigan. Sana sa susunod na magmamahal ka, sana malaman mo kung paano kita minahal, kung paano ko lahat ginawa sa'yo. Kasi, sobrang, ang taas ng tingin ko sa'yo, diba, sa'yo, sabi ko sa'yo, kasi, matalino ka. Siyempre, ako, bobo lang ako, tapos, ikaw, may pinag-aralan ka, kaya sa'yo ako kumapit. Kasi alam ko talaga, na darating ang araw na magkakaintindihan tayo, at magkakaunawaan tayo sa lahat ng gusto nating mangyari sa buhay natin. Tapos niya, yung iPhone 7 niya, nasira po yun kasi ang totoong nangyari po talaga ng gabi niyon, nagwawala po talaga siya sa sobrang panic, sa sobrang galit niya sa akin dahil nga, hindi ko po alam kung bakit, pero kasi ganoon talaga sa magkarelasyon, talagang meron talagang times na magkakaaway kami. Pero wala akong magawa eh. Pinabayaan ko siya kasi sabi niya, kung mahal ko siya, palayain ko na siya, layuan ko na siya. Kasi pagod na daw siya. So, dahil mahal kita, ayun, pinalaya na kita. Sana, bago ka pumasok sa isang relasyon, o ako, tayong dalawa, sana, lagi mong iisipin na may mga ganung mga times na mangyayari sa buhay.
Kung talagang mahal mo ang isang tao, ipaglalaban mo. Wala na akong magagawa. Sayang na nakausap ako ng isang friend ng papa mo. Pumayag na yung magulang mo na sana na magkasama tayo. Tapos, basta magbabalik Islam ako. Sinabi ko, pumayag ako. Kasi ganun kita kamahal. Pero, yung pagmamahal ko sa'yo, kailangan ko itong palayain. Kahit masakit. Kung naalala mo yun, nung umalis ka, sabi ko, sana payakap ako kahit isa na lang. Kahit isang beses na lang. Sabi ko, payakap ako kahit isa na lang. Kahit isang-isa na lang talaga, yakapin mo ako yung mic. Payakap ako ng mic. Tapos umalis ka na. Nararamdaman ko na mahal na mahal ako ni Isa. Mahal na mahal niya ako. Naging sobrang ano lang talaga siguro ako sa sarili ko na hindi ako nakinig sa kanya, yun lang. Sa lahat ng mga nagawa ko, mahal, sorry, pasensya na. Salamat kasi patawad mo ako. Ayun lang, basta hindi ko na ayoko na lang ituloy yung ano kung ano man yung gusto kong sabihin pa, pero tapos na po dito. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na po sa lahat ng mga nadamay po namin na ni Isa sa nangyari po sa aming dalawa. Hindi po namin talaga gustong mangyari 'to. Pero kayo na lang po basta umusga kung ano po talaga yung gustong ipalabas para sa akin ni Isa. Pero ako po, tama na po ako. Out na po ako dito sa issue na po ito. Nagkamali ako. Nagkamali din po siya kasi parehas po kami na sitwasyon. Nagrebelde siya sa kung saan man at ako din nagrebelde din ako sa kung saan man ako.